Ito yung progress namin so far, kaya mauso kasi may nasusunog dun sa kabilang village namin, may maririnig kayong bumbero. Tinutok lang namin yung mga spotlight dito para mas maliwanag yung paggawa nila. So ngayon nakakabit na yung door, nakakabit na yung screen ng door. Mamaya ikakabit na rin yung screen nung parang pang folding door natin dito sa gitna. Tapos after yung papalibutan na ng screen itong ating drip glider house. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With the minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random content creator sticker natin. Try to be. Ano pang hinihintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Ganito po kausok ngayon dito sa Drip Outdoors natin. Grabe talaga yung sunog, hindi namin na-expect, and ang cloudy ng outdoors. Na-install na yung mga doors dito sa ating Drip Glider house. Makikita nyo na very reflective yung silver na chicken wire here sa technique na ginagawa nila para parang transparent yung dating ng mga chicken wires. So pinipinturahan lang ng black yung chicken wires and makikita nyo yung difference na parang nagiging see-through or parang hindi nagiging visible yung mga chicken wires na nilagay natin dito sa ating drip glider house. Ito na yung difference nung screen na may black na color compared dun sa screen na hindi pa nakakolor. Tingnan nyo, very obvious yung chicken wire natin dito, where in this side hindi na siya sobrang visible, like almost see-through na yung ating cage. So napakaganda yun pag natapos. Ito na yung natapos natin ng day 2. Ayan, napinturahan na yung dalawang door. Tapos yung screen, ito, isa yung meron, yung isa lalagyan bukas. Babalutan na yan bukas, sasayusin yung bubong. Tapos ipapwesto na natin dun sa may area na yun kung saan nakalagay yung parang outdoor chair natin. Ayan yung itsura ng ating cage from afar. Sobrang laki pala talaga niya. Pero perfect na perfect yung sukat niyan para sa ating drip glider house. Ayan. Kasang-kasa talaga ako sa loob niya. Nakakatuwa. Welcome to day 3 ng ating construction ng ating drip glider house. Ito na, nakabit na yung divider door natin. So, ayan, nilalagyan ng lock ni Kevin and ni Kong dun sa gitna, just in case nagagamitin na natin yung ating divider door. Ito yung sinasabi kong difference sa inyo. Ayan. Ganyan yung itsura ng ating drip glider house kapag merong divider. Solid na solid. So, magiging dalawang klaseng cage siya kung sakali. Pag kailangan na natin gawing isa, para isang buo na siya, tatanggalin lang yung divider na yun. If you fold up, and if a flat dun sa likod, lalagyan na lang namin ng lock yan para ganyan yung itsura niya dun sa likod. Siyempre lalagyan pa ng screen dun sa likod para hindi nakakasagabal. Ito pala guys yung itsura ng screen kapag merong pintura na black compared dun sa screen na walang pintura na black. So on this side makikita nyo very visible kay Kevin yung parang chicken wire natin, while on this side, punta ka dito, ayan no, medyo kitang kita nyo na siya and parang halos see-through na yung itsura ni Kevin, parang yung bakal lang and almost wala yung chicken wire on a naked eye. So tuloy lang nandito, hopefully matapos siya today and titingnan natin yung next progress. Sinisimulan na nilang i-install yung chicken wire around our drip glider house and it's looking really nice. Our drip glider house is almost fully covered with chicken wire and ang ginagawa na lang nila ay tinatighten nila and they're locking things up dito sa ating drip glider house, making sure that everything is tight, everything is laid flat, and after this ay i-set up na yung bubong. This process itself is a very tedious one kasi kailangan nga i-lock lahat ng mga chicken wire na yan to make sure na walang makakapasok and walang makakalabas na mga sugar gliders.